Okay, so for this video, we're going to discuss how to multiply integers. Okay, so in multiplying integers, it is important na marunong tayo mag-multiply ng numbers or mag-multiply ng value. Okay, so or kaya simply alam natin or kabisado natin yung multiplication table. Kasi kung hindi tayo marunong mag-multiply, hindi natin kabisado yung multiplication table, so mahirapan talaga tayo mag-multiply ng integers. So kung alam nyo or master nyo or kabisado nyo yung multiplication table, so madali nyo lang maiintindihan itong multiplication ng integers. Kasi ang i-discuss ko lang dito is kung ano ba yung magiging sign ng final answer once na mag-multiply tayo ng parehas na sign, mag-multiply tayo ng magkaiba ang sign ng ating integers. Okay, so to start, let's have an example here. So we have number 1, 9, multiply to 7. So our symbol now here is only open and close parenthesis or grouping symbol kasi in high school ay hindi na natin masyadong gagamitin yung symbol na X or yung letter na X natin. It's because it's already a literal coefficient or variable once na ma-encounter natin yung mga iba't ibang lessons sa mathematics sa mga second year, third year high school, fourth year, and so on. Okay, kaya po yung symbol na X natin or yung letter X na yun ay hindi na natin siya ginagamit na symbol for multiplication kasi it is considered now dun sa mga next topic nyo na variable siya or siya ay literal coefficient. Okay? So kaya we are using open and close parentheses or grouping symbol to show the multiplication na operation. Okay? So we have to multiply 9 and 7. So in our multiplication table, 9 multiplied to 7 is equal to 63. Now, what will be the sign? So, as you can see, yung ating given dito or yung ating problem po ay parehas na ang sign nila ay positive or plus sign. So, parehas silang walang sign. So, automatic, it is positive integer or positive number. And they are same sign. So, pareha sila ng sign, magkatulad sila ng sign kasi pareha silang positive. That's why our final answer is also a positive sign. Okay, so we have positive 9 multiplied to positive 7 is positive 63. Okay, how about another example? We have negative 3 multiplied to negative 5. Okay, so as you can see, still, we are multiplying integers na kung saan ay same sign kasi parehas po silang negative number or negative integers. So we have negative 3, so negative sign po yan, negative 5, so meron siyang negative number. So, simply, 3 multiplied to 5. So, in our multiplication table, we have 15. Now, the question is, what will be the sign of our final answer, 15? Is it negative or positive? Okay, so as you can see, same sign sila. Okay, so as long as yung inyong minu-multiply na integer po ay same sign, always po ang kanilang sign ay positive or plus sign. Okay? So, kaya hindi tayo naglagay dyan ng negative sign is because same sila ng integer, same sila ng sign. So, automatic, always po tayong gagamit ng plus sign or positive sign once na nagmumultiply tayo ng integer. So, parehas mang positive yung minumultiply nyo, ang kanilang final answer po is positive. Parehas na negative ang inyong minumultiply, still ang kanilang final answer po is positive. As long as yung inyong integers ay parehas ang sign, therefore, the sign of your final answer is positive. Next, how about number 3 example? We have positive 3 multiplied to negative 4. Okay, so as you can see, kakaiba siya sa number 1 and 2 example. It's because sa number 3 na nandito ay magkaiba ang sign ng ating integers na imumultiply. Yung isa ay positive 6
positive sign siya, and yung isa naman ay negative 4, negative po ang sign. So, isang positive, isang negative, magkaiba ang kanilang sign. So, paano naman tayo mag-multiply kapag magkaiba ang sign? So, same lang, 6 multiplied to 4 is 24 based on the multiplication table. Kung imu-multiply natin yung 6 by 4, and what will be the sign ng ating final answer na 24? Is it negative number or a positive number? Okay? So, in multiplying integers na kung saan ay magkaiba ang sign, isang positive, isang negative ang minumultiply natin, ang magiging sign po ng final answer natin is always negative. Okay? So, remember nyo po lagi yan. Kapag magkaiba ang sign ng integers na minumultiply natin, always ang kanyang sign ay negative. Another example, we have negative 4 multiplied to 4. So, simply 4 times 4 based on the multiplication table. Once na i-multiply natin si 4 sa 4, the answer is 16. What will be the sign? Positive sign ba or negative sign? So, remember, if you're going to multiply integers with different sign, isang negative, tapos yung kabila ay positive, or kaya yung isa ay positive, yung isa ay negative, ang ating sign sa ating final answer is always negative. Okay, so remember, if you are multiplying integers with same sign, parehas positive, parehas negative, yung minultiply nyo na integers, therefore your final answer is a positive. While, if you are multiplying integers na kung saan ay magkaiba ang sign, isang negative, isang positive, or isang positive, isang negative, the final answer is always a negative. Now, it's your turn. What is the product of negative 6 multiplied to negative 3? Okay, you can comment your answer on the comment box para malaman ko kung naiintindihan natin yung video natin ngayon. So, thank you so much. So, kung nakatulong ang video na to sa inyo, kindly please like, share, and subscribe. Thank you so much and God bless everyone.